Ayan. Nagbabalik tayo. Natanggal ko na yung motherboard. Lahat-lahat ng mga components sa kanyang case. System unit case. Yan na yung motherboard. Yan. Yung mga cable niya, mga connectors, power supply, hard disk. Ibabalik na natin ang ating mga natanggal. Okay? Samahan niyo ulit ako sa isa na namang makabuluhang pag-aaral sa assembly ng o sa pagbabalik ng mga components sa system units. So, ang atin ngayon is assembly of system unit. Kanina, nung unang aralin natin is disassembly of the system unit. Okay? Okay, sa assembly, kung ano yung last nating nilagay o tinanggal, sana yun ang so yun ang una nating ilagay. So ang last niyan is yung IO shields. Ito, tinanggal natin ito last. So tandaan nyo, ang ilagay nito is itama muna ninyo dito sa board. Ito ba? Ganyan ba? Hindi. So ganyan. So, kung naglagay na kayo doon, ganito, yung board is ganito, ganyan. Huh. Yan. Yun. Okay. Yung iba niyan is matigas. Sunod nating tinanggal is, ano yun? Motherboard. Yung motherboard. Pero, huwag muna nating ilalagay yung motherboard kasi hindi pa natin na kabit yung processor. Ano yung heatsink ng processor niya. So, kabit muna natin. Okay. Dito kasi, may dito isasabit yung connector niya pang clip. At dito sa kabila. Dito sa kabila, no? Yan. Dito kasi yung mga persa dyan sa kabila. Persa. Ito yung lapas niya. Okay, lagay na natin. So, dapat naglagay na tayo dyan ng compound. Then, ilalagay na natin ganyan. Yan. Tapos, lagyan natin ng clip. So, yung clip. Yan. Nasa kabila. Lagyan mo natin, ha? Maganda tingnan. Yan. Paglagay ng clip. So, ito eh. Yung naka-clip sa kabila. Yan. Naka-clip ulang sa kabila. Then, ganda natin i-pupos. Pagyan natin yung support dito. Na hindi siya dumikit. Hirap na ito kasi wala na siyang yan. So, lagay na yung heatsink. Lagay na rin natin tong fan. May connector ito. Hindi tayo mawawala dito sa connector. So, may guide naman dito. Yung brown. Oh, may guide naman. Oh, may guide. Hindi pwedeng mabaliktad. So, lagay natin. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. So, yung guide, ganyan. Ito yung guide. Yan.
Then, natin ang ilagay yun. Hindi pwedeng mabaliktad ha, kasi kung baliktad rin natin ganyan, hindi yan iikot. Sino tama ang yung sink. Okay. Then, itago lang natin ito dito. Nalagyan na tayo. So, wala na, okay lang naman. Hindi siya ma. Then, the memory. Ito. Mga luma na ito, SDR pa ito eh. Windows 98 pa ito eh. Then, slot number 1, number 2, number 3. Paano malalaman na slot number 1 yung malapit sa processor? Yun yung number 1. So mayroon naman tayong mga guide o yan. May mga butas. So tingnan natin din dito. Ito mayroon din siyang guide. Yan. So ganyan talaga. Lagyan natin. Ibaba lang ito. Lever niya. Then, push. Firmly. Then, lock. Lock na. Up to 3 RAM. Pwede. So, that time, ilagay na natin doon sa kanyang dito. Ilagay na natin dito sa loob ng yan. Dito. Ano yung posisyon? Sandali lang. Basahin natin to ha. Dito. Yan, may nakalagay ang mga pangalan dyan dito. Yung kanyang front assembly. Yan, ay lead. Ano ba yung lead yan? Ha? Power. Mayroong speaker. Ito speaker. Reset. Power lead. Power on. HDD lead. So, hindi na tayo mawawala. Kung may USB, ito kasi parang wala itong USB drive. Ah, ito mayroon pala. Sa USB naman, USB ba ito? USB tama. Mayroong 8. Yung 4 dito sa baba, 4 sa taas. Mayroon naman procedure sa pag-connect niyan. Sa ibang aralin naman natin yun na paano pagkabit ng USB. Okay? So, lagay na natin. Casing. Then, tandaan din, mayroon naman tayong manual. Madali lang naman pag may manual. Nakabit na. Gamit na tayo ng screw. So, by the way, pagkatapos nito, kung may time na tayo dito sa school, kayo na naman ang mag-perform. No? Para
isa-isa kayong magtutulong. Marami tayong unit dito. No problem. So, kasi pandemic pa, pinapakita ko lang paano gagawin. Para pag kayo na, being a technician, dapat alam niyo pag-assemble, pag-disassemble na. Pag-disassemble, ada assembly and assembly of system unit. Bakit i-disassembly, sir? Maraming kadahilanan. Una is kung kailangan mong linisan. Pangalawa is kung bagong bili. Mag-assemble kayo ng unit ninyo. Sarili ninyo. Okay, nailagay na natin. So, ilalagay na natin ito. Ayan. Pamakita ba? Ganyan. Ganyan yata. Maganda. Hirap ito. Ayan. Kaya? Okay, ito. Speaker, power lead, at power switch. So, kung halimbawa mahirap, may guide naman tayo. Yan, mayroong compact. This tab is the manual, user guide. So, ano ba ito? Tingnan natin. So, makikita dito yung yan, yung pangalan. At yung kanyang mga how to assemble. Yung mga parts. Then, makikita natin sa pag-assemble dito yung session. Ito yung motherboard niya. Ito yung kanyang sa CMOS up. At nandito na yung tinatawag nating system function connector block. So, ibig sabihin, yung pin 1 ay sa baba, sa taas. It's duty lead, power lead. Power lead dito sa unahan. So, tingnan niyo power lead yan. Power lead, 1, 2, 3. Ito power lead, ituturo ko. Power lead, 1, 2, 3, followed by the HDD lead, positive, yung pula, yan, power on or power switch, yan, SMI, wala naman tayo SMI, then we have the speaker. So, ang nakalagay dito na sa atin is, ano nakalagay? Yan. Power lead, power switch, power switch, HDD lead, and speaker. So, kung titingnan natin dito, yan, yan. Masyadong hirap. Yan, ito lang. Yan. Yun. Oh. Yung tatlo, ito, this is the pin 1. Pin 2. Sabi dito, basta nyo mabuti ha. Yan. Yan. Oh. Pin 1 is yan. Power lead una. Power lead.
HD delayed, positive pula, power on. So power lead, HD delayed. Saan ang power lead? Power lead. So dito natin ikakonnect sa number 1. Ano ba yan? Yes, positive low. Yan, hindi na niyo. Power lead. Sunod is HDD lead. So, mulaktaw taog duha. HDD lead. Ito. HDD lead. Positive pula. So, ibig sabihin, dito, laktaw din eh. Ito. Yan. Laktaw doon. May bakanting isa. So, dito natin ilalagay. Yan. Positive. Tingnan natin sa drawing. Para hindi kayo magkamali. Positive. Plus. Plus. Pula yung plus. Then, power on. Power on is power switch. Ito. Wala itong polarity kahit anong forma. Okay? Sunod nga is power. Ano to? Yan. Power switch. Lalagay natin ito. So, yun ang pag-connect, ha? Next is speaker. Yung speaker, yung positive speaker, yung positive is yan. Yan. Dalawa, may blanco, yung sunod na kaagad yung speaker. Okay? Tingnan natin, ha? So, hindi tayo mawawala pag mayroon tayong manual. So, may dalawa daw. Bilangin natin, dalawa, pinto, may blanco, isa, then ilalagay na natin dyan yung speaker. Positive pula. Yan, yan. So, ito na yung connection ng system function block. Yan, ha. Ano ninyo? System function block. Okay, next na i-connect natin is hirap talagang nag-iisa class, no? Yung ito the network. The network interface card is connected sa PCI. Yung iba, mga PCI Express, mga bago na ngayon, ha? So, may mga bago pa. So, i-research natin din yan. So, yan. Tingnan natin, palapitin. Paano pag-connect? Mayroon din tong slots, dalawa. Dito rin, mayroon din guide. So, hindi tayo mawawala. Then press. Yan. Then lagyan ng screw. Dalawa. Di ba ito yung mayroong butas? Lagyan natin. Pigira isa lang pala. The bezel nut. O bezel. Yan. Paglalagyan. Lock na natin. Next, yung mga ito. Dito, papasok. Di, floppy drop. Mayroon naman itong guide dito.
Makikita ba? Makikita ba dyan? Hindi. Ilalagay natin yun. Lagyan na naman screw. Hindi na makikita yung paglalagay ng screw. Sige lang. Last thread na. Place, dalawa. Next, di. Ito, hardest. Ari, sidiro. Dito ang daan sa unahan. Lagyan din ng screw. Ito. Okay na, dalawa. Next, the hardest. The hardest. Yung gamit natin hardest, yung old model pa. So dito, mayroong maraming paglalagyan dito ha. Pwede dito, pwede dyan, pwede dito. So dito lang natin sa pinakababa. Yan, dyan. Lagyan natin ng straw. Dalawa lang, okay na. Okay. The last to connect or to be assembled is your power supply. Okay, yung mga cable muna. Yung cable po, mayroon namang mga guide. Ayan, ganyan. Mga guide. May guide din. So, hindi tayo mawawala sa cable. So, dito naman, yan, may guide din. Tingnan natin, ha. Oop. May guide yan, ha. Makita ninyo, may mga nakalagay dyan na parang magutas. And then, ito may kulay. So, yung kulay daw ay nakalagay sa pin 1. Kung titingnan natin to, no? Yung pin 1, yan, yung pin 1 yan ay nakalagay dyan dito, may 1 dito. May number yan dito eh. Yan. Pinuan yan, pinuan. Ito rin, pinuan. Okay. Tingnan natin kung mayroon mga nakalagay na pinuan. May guide ba? Hindi masyado makita. No? Yung pinuan. IDE1. DC. Basta pinuan yung nandito. So, kung maglalagay tayo niyan, hindi ka naman mawawala dahil mayroon namang guide ito. Dito nakalagay, oh. Ayan. Kahit saan dyan, basta parehas lang, okay lang. So, dito naman sa kabila, mayroon din namang guide. Yan. Ito. Yan, oh.
Nag-guide na naman oh, yung butas. Ito. Ayan, butas. May guide din. Oh. Ayan. Hindi kayo mawawala. So, ito, may guide din. So, ilalagay niyo dyan. Okay. So, na yun? Ayan. Rest. Okay. At yung hard disk, ganun din ito. Arias din. Ilalagay ko na lang. Ha? So, makita naman natin. Siguro. Hard disk. Dito. Pinuan. Dito rin. May pin. Okay na. Ang tanong, sir, pwede bang ma-interchange? Pwede naman. Walang problema. Okay? Basta importante, may na-connect ninyo. Next, itong sa drive. Mayroon din itong guide. Yan, no? Doon sa floppy drive. Almost, tapos na. Power supply na lang. Okay. Pag-aralan natin itong power supply. Tinanggal na ito, parang may screw na kalagay sa ilalim. Eh, mayroon talaga oh. Dali. Okay. So, tapos na. Power supply na lang. Ito na yung ating power supply. Switching power supply. Sa paglalagay ng power supply, kailangan itong marka ay naka makikita ng technician. Hindi ganito. Pagkabit. So, ganito dapat. Makikita sa ilalim. Ah, ganyan. Pwede na pag-kabit. Wala yun. Patang malaki. Hirap yung walang nagkasama. Plus, ito ikakabit ha, kasi bulky masyado. So, dapat nakabit na lahat before ikabit ito o i-connect. Mayroon tayong apat na screw. Okay. Next, i-connect na natin no sa loob, power supply. Ito yung power supply niya, no? Yung mga connectors niya. Pangalanan muna natin.
Ito yung para sa micro floppy o micro floppy drive. Ang tawag nito Berg, B-E-R-G. Ito naman Molex type, Molex, M-O-L-E-X, Molex. At mayroon tayong 4-pin, 4-pin type. Then we have the ATX 20-pin. Kung minsan nilalagay itong isa para maging ayan 20 ang sa kabila ito. May guide din. Ayan. Para maging 24-pin. So, kasi yung ating board is 20-pin lang. So, tanggalin muna natin yung isa. Okay. Kakabit na natin. Sandali. Before pala kakabit ito, dapat nakakonnect na muna ito. Tanggalin na natin. Kasi mahirap. So, luwagan muna natin. Dito yung bantayan, no? Bantayan natin. Sa pag-connect. Huwag munang i-direct sa kala na connect. Tanggalin mo, i-connect muna yung 20 pin ATX connector before i-connect yung ito. Look, kita niyo. Ito naman, may guide ito, may guide. May guide naman yan. Doon naman i-connect dito. May guide din. Ito yung guide nyo. Ito yung guide. So, connect. Ganyan. Press. Right na natin. Sinsa na ha. Nakalimutan ko yung isa. Importante yung paalala yung pag-connect na power supply. Okay. Connect na. Dapat ting tandaan yung processor ay dapat walang naka yan. Ito. Yung processor niya yan. Walang nakabangga na kahit anong wire yan. Ito yan. Yung kanyang heatsink. Okay. Then pag natapos na mag-connect, connect na natin yung mga connectors, yung Berg. Ito. Yan. Ito sila. Ito. Dito. May mga guide naman, hindi kayo mawawala. Okay. So, connected na. Ito naman, may guide din, hindi siya basta-basta mag ang sikreto nito, yung pula, dapat dito rin sabay sa pula. Ito. Yung itim dito. Malik ka dito. Dito rin. Okay. Tapos na. Sana nakuha ninyo yung tutorial. So, tapos i-arrange nyo na lang yung mga wire dyan na hindi siya parang kung mayroon kayong cable ties, i-arrange na lang.
yung mga cable para maganda tingnan. So ito na yung ilalabasan ng ating tutorial. Meron pa palang isa yung nakabit. Sana may natutunan kayo. Ayan na. So, ganyan ang pag-assemble at disassemble ng system. Kasi kakabit na natin. Lagyan natin ang bolt and nut or screw. So, thank you. And therefore, natapos na naman tayo sa isa na namang makabuluhang aralin paano tanggalin o assembly and disassembly of the system. Sana may natutunan kayo. So, yun ang application, DIY, Lilang Tech, nagsasabing isang magandang buhay sa ating lahat. Kasusunod, pag-aaralan natin yung power supply. Okay? Itetest natin yung mga voltahe para alam din yung as technician. Thank you. Bye-bye.